Ang kalabaw sa balon. Isang araw, isang kalabaw na nanginginain sa damuhan ang nahulog sa balon. Ungo! Ungo! Ang iyak niya na parabang sinasabing, "Tulong! Tulungan ninyo ako!" Narinig ng kanyang among si Mang Baste ang iyak ng kalabaw. Agad siyang nagtatakbo kung saan nagmumula ang iyak. Nakita nga niyang nahulog sa balon ang kanyang kalabaw, pero wala siyang maisip. Lalo pa siyang naguluhan dahil habang nag-iisip siya'y nag-uumiyak ng malakas ang kalabaw. Maya-maya'y nakagawa ng mahirap na desisyon si Mang Baste. "Matanda na rin naman ang kalabaw ko, at dahil hindi ko alam kung paano siya maiaalis sa balon, ay tatapusin ko na ang paghihirap niya. Tatabunan ko na lang siya ng lupa habang nasa balon para wala na ring hayop na mahulog dito," ang sabi niya sa sarili. Pinuntahan niya ang mga kapitbahay. "Mga kapitbahay, tulungan ninyo akong tabunan ang kalabaw kong nahulog sa balon. Hindi ko na kasi alam kung paano siya maiaalis doon." Agad namang tumulong ang mga kapitbahay. Gamit ang pala, tinambunan nila nang lupa ang kalabaw. Nang magsimulang bumagsak ang lupa sa balon, ay lalong lumakas ang pag-iyak ng kalabaw. "Ungo! Ungo!" Na parabang sinasabing, "Huwag niyo naman akong tabunan ng buhay." Nagulat na lamang ang lahat nang biglang tumahimik ang kalabaw at makita ang ginagawa nito. Sa tuwing may babagsak na lupa sa kanya, ay pinapagpag niya ito at saka inihahakbang ang paa sa ibabaw ng bumabagsak na lupa. "Ang talino ng kalabaw mo, pare!" Natutuwang sabi ng mga kapitbahay kay Mang Baste. "Hindi siya pumapayag na basta lang matabunan at mailibing ng buhay." Gayon ng gayon ang nangyari sa tuwing babagsak ang lupa sa kalabaw, ay pinapagpag niya ito at saka siya hahakbang sa naiipong lupa hanggang sa tumaas ng tumaas ang lupa at walang kahirap-hirap na humakbang palabas ng balon ang kalabaw. Nagpalakpakan ng mga tao. Tuwang-tuwa rin ang kalabaw. Ligtas siyang nakaahon mula sa balon. Sa buhay ng tao ay may mga problema ring bumabagsak. May dalawa tayong pagpipilian. Mabaon ng tuluyan sa problema o pagpagin ang mga ito at humakbang pataas hanggang sa tuluyang makaahon. Ikaw bata, ano ang pipiliin mo? At dyan nagtatapos ang kwento tungkol sa isang kalabaw na nahulog sa balon. Narito naman ang mga katanungan sa kwento.